Yo, what's up guys? Sa pang play to earn na naman tayo. This time, balikan naman natin itong Farmer's World. At kung hindi nyo pa napapanood yung una nating video, meron pa tayong video dyan sa Farmer's World kung paano laruin to at paano pumasok naman dito sa game. Ngayon guys, punta tayo dito sa chest. Kung makikita nyo, meron na tayong binigyan na tayo nitong Farmer's World na membership pack. Tapos may imigay din sila weekly na giveaway para naman sa community natin. For this week, meron tayong dalawang items. At mamaya nga, papakita natin ano ba yung papagiveaway natin. Tapos meron din silang giveaway dyan sa Discord nila at dyan naman sa Telegram. So September event po yan guys. At ang dami nga nilang pinapamigay dyan. So tignan natin mamaya ano ba yung mga giveaway na yan. Tignan naman natin ano naman makukuha nating membership pack. Sana gold na makuha nating membership pack. Pero bago tayo mag-upisa, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi maging updated sa mga usapang play to earn. Ito nga yung Farmer's World guys. At meron nga tayong tatlong klaseng giveaway for this week. So una, itong giveaway natin sa Discord server natin. Syempre, yung link na sa description guys. Para naman to sa mga member ng Gokudo Gang natin, itong mga sumuporta dito sa gang natin sa Drunk Robot. So nagpapamigay tayo, sabi ko nga dito, ay habang wala pa yung pag-brew ng mga metal, ay mag-farm muna sila dito sa Farmer's World. So starter pack po yung bibigay natin at medyo bumaba nga yung presyo ngayon guys. Kasi nung in-screenshot ko to, nasa around $670. Ito naman ngayon nasa $470 na lang siya. So depende pa rin yan sa price ng mga resources, sa demand and supply ng mga items na to. So kung member po kayo ng gang or gusto nyong mag-join dyan sa gang namin, ay punta lang kayo dun sa Discord. Next giveaway natin guys para naman sa dalawang winners ay itong isang starter pack tapos isa namang stone axe. Yung stone axe $270 yung pinaka price niya ngayon at starter pack nasa $477. So malaking tulong na rin yung guys pag nakuha nyo yan, makapag-start na kayo dito sa game. At poproblemahin nyo na lang ay yung wax fee na para naman sa staking. Next naman natin guys, itong event nila na Happy September event. So starting na pala to nung September 19. Pero sa mga gusto nga mabol, pwede pa po kayong mabol. Meron po yan whitelisting. Meron po yan 20 happy gift. Yung happy gift, di pa natin alam nung laman yan. Pero meron din silang whitelisting. Itong whitelisting na to guys, kasi magkakaroon sila ng mga bagong drops or mga bagong NFTs, mga bagong feature. Ito nga sinasabi nilang animals. The first offering of animals. So magbenta na sila ng mga animals kasi kasama talaga sa roadmaps nila yan. Ito nga ang racing pet, siguro livestock to at pwede nga natin sigurong katayin yung mga pet na hindi ko alam ano pa lang, assumption ko lang po, pero yan po yung next nilang update. At meron nga silang 200 slot para sa whitelisting naman guys. At para sumali dyan, punta kayo dun sa Discord nila, andito po yung instruction guys. Una nga ay magchat-chat dito sa tracker nila sa Telegram, Farmer's World tracker bot, tapos ilalagay mo yung wallet, tapos magkakaroon ka ng referral link at ibibigay mo yan sa mga kaibigan mo. At pagka sumali din sila gamit yung link na yan, ay maka-count na sa iyo yon. So baka makasama ka sa happy gift, tapos makasama ka din dyan sa whitelist. Tapos meron din silang real-time na tracking dito guys ng mga invite dito naman sa website nila. So kahit ganito-ganito lang yung website guys, so hindi ganun kaganda yung website, pero smooth yung bagay-bagay dito sa Farmer's World from gameplay, yun sa website nila, sa mga event nila. At ito nga, meron silang artwork dito guys at medyo na-appreciate ko nga to. Di ko alam kung ano to, parang pinadrawing nila or talagang meron na silang in-house siguro na graphics, kasi more or less itong mga ngayon ay yung iba ay stock pa po eh, pero karamihan dito ay gawa na rin nila. Pero meron silang bagong graphics dito at ang ganda nga ng itsura, so baka ganyan na maging itsura in the future sana. At talagang maganda pagka ganyan na yung magiging pinaka graphics nitong game. So Happy September event guys, kung gusto nyo sumali, punta kayo sa Discord nila, nasa announcement po yan. Punta din kayo dun sa Telegram nila. At starting na nga yan September 19, matapos yan September 24 naman po. So kung hindi man tayo makaabot dyan sa top 20 para dun sa happy gift nila, pwede naman tayong umabol dito sa top 200 para naman dyan sa whitelisting ng drops nila. So yung drops nila guys, parang ganito po yan. Mayroong mga mura siya sa umpisa at talagang limited lang. So balikan natin, mayroon tayo ditong axe tsaka fishing rod. Kagaya nga nung pinakita natin dun sa unang video natin. At ito nga, mayroon tayo ng mga marami na tayong food and wood. Kasi po itong account na to guys ay pinapa-scholar ko po ito. So mayroon kaming hatian sa kita naman dito. So every 15 ang 30 ay maghahati kami kung ano man, tapos papaikot ko na yan ulit at tignan ko kung pwede akong magcraft. Depende kung magkano yung nalikom namin ng mga resources. So mag-open muna tayo ng membership pack guys at sana nga makakuha tayo ng maganda. So pag clinic natin to, dito naman tayo mapupunta sa neftyblocks.com. So dito tayo mag-open kasi hindi po natin pwedeng i-open doon yung membership pack. So pag open natin ito guys, sana maganda yung makuha natin. Open natin. Oh no, bronze lang yung nakuha natin guys. Sayang, gusto ko talaga gold, pero okay na yan.
malaking bagay na rin yan kaysa wala, di ba? So andito na, bronze member, pwede na natin gamitin. So equip na natin to. So mabilis ang explanation lang tayo guys. Ano ba itong membership pack? So nakalagay na dito, mayroon apat na level na membership pack. Nakuha nga natin yung bronze member. So unang benefit niyan guys, di ba lagi tayo nagmimina every hour. So ang mangyayari dyan ay magkakaroon ka ng stored mining. Ibig sabihin, kung 1 hour, pwede kang 2 hours na siya kung bronze membership ka. Tapos yung charge time niya, so 1 day. So kung bronze membership ka, every 2 hours ka nang pwede magmina kasi pwede mong i-stored yung mining mo eh. Tapos magkakaroon din siya ng additional reward rate. So napakaganda guys pag nagamit mo itong diamond member. Kasi stored mining niya ay 5. So pwede kang every 5 hours, tapos ang makukuha mo 5 times na rin na mining. So parang isahan, isang bultuhang pagmamine na lang kaysa every hour tayo nagmamine. So yun yung isang gamit itong membership card. Tapos aside from that, extra slot naman guys, tapos extra energy. So mas malaking energy natin, mas marami tayong pwedeng ma-equip na tools na parehas. Tapos aside from that, madadagdagan din yung luck mo. So pwede ka magkaroon ng chance na mas maraming makuha mong resources every time magmamine ka kasi may lucky points po itong mga membership cards eh. So pwede din tayong mag-craft ng membership card guys ha. Kung mayroon tayong mga resources, kung may gold na tayo, ay pwede tayong gumamit ng farmer coin. Yung farmer coin, nakuha natin yan pag ginagamit natin yung membership card. At mamaya titignan natin paano ba gamitin yan. Halos same lang din naman yan sa mga ibang tools. So yan po yung gamit ng membership card guys. At ang ganda nga, ang daming benefits nitong membership card. At kung nakikita niyo po, meron siyang cooldown na 72 hours. Ibig sabihin, ay kailangan mo siyang i-stake bago mo siya ma-remove ulit. So hindi pwedeng transfer ng transfer. Tapos kagaya ng ibang tools natin, kagaya ng sinabi ko kanina, pwede din po itong i-mine. Tapos makakuha tayo nito namang mga farmer coin. So bago natin i-mine to guys, try muna natin dito sa Axe kung mayroon tayong mga additional na reward na ibibigay. Ayan po guys, nakamine tayo ng 4.3 na wood. Ngayon, nakalagay na dito, mayroon ng dagdag. Membership bonus, pero wala tayong nakuha ngayon. Pero minsan ay magkakaroon ka ng bonus. Tapos try naman natin i-mine tong membership card guys. So mine tayo dito. Ito naman nakuha natin guys sa pag-mine naman itong membership card. So nagkaroon nga tayo ng 3 farmer coin. So yung farmer coin, pwede natin ibenta yan dito sa pinaka-atomic hub, itong marketplace. Nasa around 3.6 nga siya guys, so itong farmer coin na to. So nasa around $10 din, 500 pesos din po yun, more or less guys. So yan yung isang benefit dito. Pwede ka na mag-farm din itong farmer coin na pwede natin gamitin pang craft naman ng iba pang mga membership card. At ito pala guys, isa sa titignan natin itong membership bonus na kung wood nakalagay, kasi po pag tinignan natin dito, meron po siyang nakalagay dito, yan po, may icon siya. So kung wood po yan, ay wood po yung magiging bonus natin kasi wood po yung membership card natin. So depende din po sa makukuha yung membership card. So yan po yung gamit ng membership card guys. Pwede kang magkaroon ng stored mining, pwede kang mag-mine itong mga farmer's coin, tapos may mga additional bonus pa. Ngayon, di ko lang masyado mapakita kasi matagal po yung cooldown guys. So abangan naman po sa next video natin guys, papakita naman natin ito at baka madagdagan pa yung tools natin para mapakita naman natin yung mga additional slot na binibigay nitong membership card. So kunwari, ang pwede lang nating i-equip sa pag wala tayong membership card ay 2 axe. Kunwari, focus tayo sa wood, 2 axe. At kung meron tayong membership card, pwede na tayong mag-equip ng 3 axe. So, ibig sabihin, 3 axe tapos times 2 kasi bronze membership tayo, meron tayong stored mining, ay para tayo nag-mine every 2 hours ng 6 axes kung 3 yung axe natin. So malaking bagay kasi makakatipid tayo sa transaction tapos hindi tayo open ng open, diba? Kaya ako nga pinay scholar to guys kasi hindi ko kaya yung time na early. So maganda siya pagka wala kayong scholar tapos meron kayong magandang tier or silver or gold nitong membership card, ay hindi kayo every hour magmamine kasi pwede nyo pong i-store. So papakita natin na sa next video natin at sana magkaroon pa tayo ng iba pang mga tools para mapakita naman natin yung iba-ibang klaseng tools. At try ko din na kung kaya ko mag-craft kasi medyo mahal nga ngayon guys. Oh. At kung titignan nga natin dito yung calculator natin, ayan po yung mga prices. Ngayon mataas yung wood sa ngayon. Ayan o. Tsaka gold. So yung food ay hindi ganun kataas. Siguro kung papalo ka ng 16 hours kasi syempre mautulog ka eh. So pwede kang kumita ng 147 sa ngayon, sa price ngayon. Yung 147 na yan, ang value niyan ngayon is times mo natin $0.228 naman. Ayan po. $33 per day. Ayan, types natin 50. So nasa around 16 pa rin guys. Pero mahal na kasi yung tools ngayon. So reasonable lang po itong price na to. At ang ROI nga niya kung lalabas para sa axe, almost 2 months pa rin guys. Tapos ito naman fishing to 2 months din. So around 2 months din tong dalawa pag pinagsama mo. Yun nga lang yung guys, yung gold nga ang pinakamahirap kunin sa ngayon kasi itong mining excavator ay napakamahal sa ngayon. Crafting cost, tingnan niyo po kung gaano siya kamahal guys. So di pwedeng fix ang kita dito guys. Depende talaga sa market, depende talaga sa ikot ng sa prices
nitong mga resources. At dyan nga umiikot yung economy, dyan nga umiikot yung sustainability nitong game. At meron nga silang idadagdag daw. Kasi daw ito daw mong laro ngayon ng Farmer's World ay ito pa lang yung pinaka-una or pinaka-intro pa lang. Nag-umpisa pa daw sila. Marami pa silang i-add. May mga livestock pa. At in the future, magkakaroon pa ng mga land gameplay. Magkaroon pa ng mga sarili-sariling mga farm. So malaki yung iniisip nila at mas maganda nga to kasi nasa Wax blockchain. Ngayon, hindi ko po sinasabing pumasok kayo dito guys at pinapakita lang natin kasi meron tayong mga tools at meron tayong mga giveaway. So pag natanggap nyo yung giveaway ay pwede nyo matry mismo sa sarili nyo. At yung mga gusto naman pumasok, yung pinaka mababang entry cost dito nasa $268 naman. So nasa around 12 to 13,000 more or less po yan guys. At itong starter pack naman ay ang marireceive mo dito, pwede ka makareceive ng stone axe, tsaka itong fishing rod. Siguro kung gusto mong safe play na, stone axe ka muna for starter, di ba? Dalawang stone axe na kaagad, oh. So yun po yung membership card natin guys at sa next video ay ipunin natin yung energy natin para naman mapakita ko sa inyo yung stored mining, yung bultuhang pagmimina, tapos sana magkaroon pa tayo ng tools at marami pa tayong mapakita sa inyo about naman dito sa Farmer's World. So meron tayong mga giveaway guys, sali po kayo. Meron tayong Discord giveaway para sa mga gang natin sa Drunk Robots. Meron din tayong giveaway na dalawang tools para sa dalawang winners natin. Andiyan naman yung link sa description, tapos yung giveaway naman nila dyan naman sa Discord ng Farmer's World. At syempre pag pumasok kayo dito sa mga ganitong game ay lahat po may risk guys. Ito po may risk. So hanggang ngayon hindi pa rin sila docs guys. So kasama po yan sa risk ninyo kung kaya nyo bang i-risk yan. Magtanong-tanong din kayo sa mga nakapasok na kung kumusta yung experience nila, kung ano ba yung tingin nila sa game para makatulong sa decision ninyo. At ito nga, wag na natin pag-usapan tong company kasi meron nagsasabi na ito daw company nila sa Japan daw pero naka-register kung saan-saan lugar. Hindi nga po sila docs guys. Sinasabi naman nila yan ay in the future daw may time daw na magpapakilala din sila. Pero sa ngayon po ay stay muna sila na hindi docs yung team nila. At yan nga yung paggamit itong membership card. Ang dami niyang benefits at medyo nagmamahal nga yung price ngayon guys. At abangan po yung next video natin. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi makaing updated sa mga usapang Farmer's World. Paki-like na rin po at share itong video. Yan na po muna sa ngayon. See ya guys! Better when you grind.